gising sa umaga, iba kung nauna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan, balikan natin ang sunog na naganap sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City kagabi, kung saan 18 pamilya ang nawalan po ng tirahan. Isang bata po ang nasawi ng bigong makatakas sa naglalagablab na apoy sa kanilang bahay. At yan ang unang balita ni James Agustin. Mabilis na nilamon ng apoy ang ilang bahay sa bahaging ito ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Pasado alas 9 kagabi, ang magkakadikit na bahay gawa sa light materials. Si Gina wala mang nailigtas na gamit. Malaki pa rin ang pasasalamat dahil nakalabas ang kanilang buong pamilya. Yung pamangking ko nasa taas, sabi niya mabaho. Mabaho, may sunog. Ngayon yung pagbaba namin, pagbukas namin ng pinto, may apoy na. Kaya lumabas na po kami. Tapos ayun na, hindi na po namin alam. Mabilis po ang pangyayari. Pero sa katabi niyang bahay kung saan nagsimula ang apoy, hindi nakalabas ang 6 na taong gulang na si Jorens Moreto. Natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa pintuan. Nakaligtas naman ang kanyang nanay at tatlong kapatid. Tinakbo po namin dahil may fire extinguisher kami. Fire extinguisher ko ayaw na po talaga, malaki na po eh. Hindi na po namin mapapasok kasi maano na po, sobrang lakas na po ang bilis ng apoy. Ayon sa BFP, 9 na bahay ang nasunog. 18 pamilya ang naapektuhan. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil eskinita lang ang papasok sa residential area. Napakasikip po ng daan. Tao lang po ang pwedeng dumaan. Hindi pa pwedeng magsalubong. Kung makikita nyo po yung structure dyan, yung pagitan niya puro pader. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng apoy. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog na naapula matapos ang mahigit isang oras. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Pasado na sa 6:00 na umaga, kumusayin natin ngayong umaga ang mga pasaherong sumasakay sa EDSA Carousel ngayong mas maluwag na health protocol. May unang balita live si Corinne Katibaya. Ivan, good morning. Sa mga oras na ito, mas dumami na ang mga pasahero rito sa EDSA Carousel kumpara kaninang alas 5 ng madaling araw. Patuloy ang pagdating ng mga pasahero rito, pero mas kaunti pa rin ito kumpara sa mga nakarang linggo kung kailan lumalampas na ng footbridge ang pila. Usap-usapan ngayon ang planong pagtanggal ng face mask requirement. Ayon kasi kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., posibleng hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa huling quarter ng 2022. Patuloy kasi ang pagbaba ng COVID cases. Pabor ang ilan sa aming nakausap, pero nagdadalawang isip naman ang ilan. Ngayong nasa Alert Level 2 ang NCR, tinanggal na ng IATF ang No Vax, No Ride policy. Kaya naman hindi na chinecheck ang vaccination card ng mga commuter at mas mabilis na silang nakakasakay. Sa ngayon, 70% pa rin ang passenger capacity sa mga PUV. Hati ang opinyon ng mga commuter sa pagluluwag ng restrictions sa NCR. Ang ilan kinakabahan. Baka raw kasi sila pa ang magdala ng virus sa bahay. Pero ang ilan din na nakausap ko, naibsan ang takot dahil fully vaccinated na. Ang iba nakapag-booster shot na rin. Ano naman kaya ang tingin ng mga pasahero tungkol sa posibilidad na hindi na gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask? Depende. Kasi kung ang tao naman malinis naman sa katawan, saka malakas ang kalusugan, pwede na siguro. Hindi, kasi magkakahawaan pa rin eh. Ganun pa rin eh. Dapat, huwag tanggalin yun. Oo, wala namang COVID eh. For me, hindi ako pabor dun sa pagtanggal ng face mask by September. Kasi kahit na sabihin na natin na wala ng virus, hindi naman tayo nakakasigurado. So, mas maganda na safe tayo. Samantala, ito naman ang live na sitwasyon dito sa EDSA Carousel. Paunti-unti nang dumadami ang mga pasahero, pero mabilis naman silang nakakasakay sa mga oras na ito. At kahit pa rush hour na, maluwag pa naman ang nakikita naming daloy ng trapiko sa south at northbound lane rito sa EDSA Monumento Station. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako si Corinne Katibayan, Buong Puso, para sa Pilipino.
Sa ibabang balita, kaon-kaon na peck and brand ng lotion ang nakumpiska sa Maynila. Sabi sa ng search warrant, niraid ang isang kwarto ng hotel na ginagawa umanong bodega at doon nakita ang mga produkto. Ayon sa NBI NCR, natanggap nilang reklamo mula sa brand ng lotion na pinepeke. Binibenta raw mga peking lotion sa ilang lugar at establishmento pati na rin sa online. Isinusulong ng isang grupo na marabilang ang obstacle sports sa 2028 Olympics. Ito po yung target ng Pilipinas Obstacle Sports Federation o POSF. Sabi ng grupo, marami na raw napatunayan ang national team natin sa obstacle sports, kaya marapat na kilalanin din itong sports event sa Olympics. Sabi pa ng isang miyembro nito, may kukumpara sa mga hadlang sa buhay ang obstacle sports. Nariyan pero kailangan lagpasan at ituloy ang laban. At para ilapit sa komunidad ang naturang sport, maglalagay sila ng iba't ibang boxes o obstacles sa mga paaralan at mga LGU. 10 milyong pisong halaga na mga ari-arian ang nasunog sa isang warehouse sa Cebu City. Tumagal ang mahigit 2 oras ang sunog na umabot sa unang alarma. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pinagbulan ng sunog. At nakauwi na raw ang mga tauhan ng bodega nang sumiklab ang apoy. Wala namang napaulat na nasaktan. Patay ang isang lalaking 55 taong gulang matapos masagasaan ng truck sa Labo, Camarines Norte. Naguhugas lang daw na pinagkainan sa labas sa kanilang bahay ang biktimang si Dante Villamarso nang biglang dumating ang pagewang-gewang na truck at nasalpok ang biktima. Nadala pa sa ospital ang lalaki pero nasawi kalaunan. Hindi na nagsampan ang kaso ang pamilya ng biktima. Traffic hirit naman po tayo. Sa mga aalis pa lamang ng bahay, alamin muna ang lagay ng trapiko ngayon pong Webes ng umaga. As of 6:09 in the morning, ito po ang traffic situation sa may EDSA Guadalupe Pamonumento. Maayos pa naman po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala pa naman masyadong build up ng mga sasakyan. Samantala, lipat naman po tayo sa Welcome Rotonda. Sa kaliwa po ang papuntang Quiapo, Maynila. Ganon din po ano, hindi pa naman karamihan ang mga bumabiyahe sa mga oras na ito kaya banayad pa ang daloy ng trapiko. Narito naman po ang update sa EDSA White Plains. Tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko. Ang northbound papuntang Quezon City at Monumento, ang southbound naman papunta ng Makati. Pareho pong maayos at mabilis lamang ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Patuloy na umiinit ang kampanya ng mga national candidates sa eleksyon 2022. Kabilang ngayon sa mga tinalakay nila ang mga issue sa transportasyon, karapatan ng mga katutubo at same-sex marriage. Narito ang unang balita ni na Rafi Tima, Mab Gonzalez, Salima Refran at JP Soriano. Sumakay ng trend si Senator Manny Pacquiao mula Makati papunta sa isang forum sa Santa Mesa sa Maynila. Kapag pala rin isusulong daw ni Pacquiao ang isang multi-layered at makabagong railway system na magiging bahagi raw ng kanyang 50-year master plan for transport sector. Nagkaroon ng improvement, hindi naman natin, huwag natin ipikit yung mata natin, improvement, pero yung inaasahan natin na makabawas sa traffic, makatulong sa ano, hindi pa talaga totally na nasulusunan yung traffic at saka yung sa problema ng transportation. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang at ng Department of Transportation dito. Sa Maynila, nakipagdialogo si Pacquiao sa mga Vendors Association. Hinikayat niya ang mga vendors na huwag masanay sa pangungutang, lalo na sa tinatawag na 5-6 o yung mga loan sharks. Kasama sa pangangampanya ni Pacquiao sa Maynila ang isa sa kanilang senatorial candidates. Hindi kasama ni Pacquiao ang kanyang running mate na si Deputy Speaker Lito Atienza na naghahanda para sa kanyang operasyon sa tuhod. Pero lumahok si Atienza sa e-rally ng COMELEC, tinalakay niya kung bakit naghihirap ang mga Pilipino gayong mayaman daw sa likas na yaman ang bansa. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga namumuno sa atin for the past so many decades, walang inisip kundi yung sarili nila kapakanan at nagnanakaw sila sa gobyerno. Kinondena ni Senador Kiko Pangilinan ang mga insidente daw ng pangaharas sa mga volunteer nila ni Vice President Lenny Robredo. Ayon sa Team Lenny Robredo, isang volunteer daw ang hiniwa sa tagiliran ng dalawang lalaking narinig na isinisigaw ang pangalan ng isang presidential candidate. Nangyari daw ito malapit sa kanilang volunteer headquarters sa Katipunan Avenue. Sa isang pahayag, nanawagan si Pangilinan sa COMELEC, PNP at iba pang sangay ng gobyerno na imbestigahan ito at panagutin ang mga salari. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng COMELEC at PNP.
Kasama ni Pangilinan si Vice President Lenny Robredo sa pag-iikot sa Ati Village sa Sityo Lugutan, Barangay Manok-Manok sa isa ng Boracay sa Aklan. Higit sa turismo, binigyan din ni Robredo ang kahalagahan sa pagkilala sa karapatan at pagbibigay oportunidad sa mga katutubo sa isla. Sa harap ng mga katutubong ati, sabi ni Robredo, hindi raw dapat basta-basta lang sila pinapaalis para lang sa negosyo at dapat daw pinagyayaman pa ang kanilang kultura. Dahil ito yung paraan na kung saan yung pinakamaliit sa buhay ng ilang buhay para yung bigyan ng mga bakalas mo kapasagot mo ng kalayaan sa gutom naman ang isusulong ni Pangilinan sakaling pala rin maging pangalawang pangulo. Pagka sinuportahan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda, gaganda ang kanilang ani, gaganda ang kanilang huli, dadami ang supply ng pagkain. Nagpunta rin si Robredo at Pangilinan sa San Jose, Antique. Binisita naman nila ang Bayan ng Kalibo. Sumalang din sa e-rally ng COMELEC si Robredo at Pangilinan. Isa namang AVP ang pinalabas ng kampo ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson sa e-rally ng COMELEC. Lumahok din sa e-rally ang katandem niyang si Senate President Tito Soto. Paalala niya sa mga botante maging mapagmatsyag sa mga nangangampanyang kandidato. Kapag ang bansa ay sumama ang takbo, apektado tayong lahat, lalo na yung ating mga anak at mga apo. Magiging kawawa sila. Ang mga kababayan natin ay makikinabang kung maayos ang takbo ng gobyerno. Sa Los Baños, Laguna, nagtungong si Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong kasama ang ilan sa kanilang senatorial candidate. Maituturing na isa sa sentro ng pag-aaral sa agrikultura ang Los Baños kung saan matatagpuan ang UP Los Baños at International Rice Research Institute. Dismayado si Moreno sa pag-aangkat ng Pilipinas ng bigas. Kung papalarin daw, tututukan niya ang food security sa pamamagitan ng pagpapalakas ng akademya sa agrikultura. Sa laban naman kontra katiwalian, plano niyang kunin ang katunggaling si Senador Panfilo Lacson bilang anti-corruption czar. And I think with all the problems ng ating bansa, kailangan ko ng katulad yung qualities ni Senator Ping Lacson to address corruption and discipline in the government. So anti-corruption czar? We will never know. I will cross the bridge when I get there. Ayokong pangunahan kasi hindi ko naman mahulaan yung resulta ng eleksyon. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Lacson sa sinabi ni Moreno. Nagtungo rin sa Binyan ang grupo ni Moreno. Sumalang din sa e-rally ng COMELEC si Moreno. Sa baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte, nag-ikot sina Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Mula sa Pagudpud, nag-motorcade sila patungong Bangi at Burgos kung saan sinalubong sila ng mga taga-suporta. Kasama nila ang ilang senatorial candidate. Nagtungo din sila sa Ilocos Provincial Capital at nagsagawa ng grand rally sa San Dunes sa Paway. Lumuhok din si Marcos sa e-rally ng COMELEC. Si Presidential Candidate Ernie Abella nasa e-forum kung saan sinabi niyang hindi man daw siya personal na sumasang-ayon sa same-sex marriage ay papayagan niya ang civil union para sa mga same-sex couple. On the other hand, if they want a civil partnership, because parang negosyante pareho silang meron silang partnership, if they want to do that, they can do that. Si Joey Montemayor dumalo sa COMELEC e-rally at sinabing marami pang kailangan gawin para tugunan ang sitwasyon ng bansa na apektado ng COVID. Salaris ng mga nurses, doctors, yung mga healthcare workers. At importante po ano, yung mga equipments, hospital equipments. Ang running mate niyang si Rizalito David, nanawagan sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa krudo at bawasan ang value-added tax ng langis. Magpatawag na po kayo ng special session ng Kongreso para pag-usapan itong mga bagay na ito at mabigyan na ng kagyat na kasagutan yung hirap na dinarama ng ating mga mamamayan. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng palasyo kaugnay nito. Walang aktibidad si Calio Didi Guzman. Ang kanyang katandem na si Walden Bello, binira ang Administrasyong Duterte dahil sa mga batas na anya'y mas pabor sa mga banyaga at malalaking negosyo. Sinisikap pa namin makuha ang Malacanang kaugnay ng mga banat ni Bello. Sumalang din si Bello sa e-rally ng COMELEC. Lumahok naman sa radio interview si Norberto Gonzalez. Wala namang aktibidad si Presidential Candidate Faisal Mangundato at mga Vice Presidential Candidate na sina Carlo Serapio at Emmanuel Lopez. Ako si Rafi Tima. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Sanima Refran. Ako si JP Soriano. Buong puso para sa Pilipino.
Ikinatuwa ng ilang biyahero ang unti-unti ng pagluwag ng travel restrictions sa mga international at domestic flight. Nadagdagan din ang mga bansa na kumikilala sa ating vaccine certificate. At live mula sa NAIA, may unang balita, si Pam Alegre. Ivan, magandang umaga, nananatiling abala dito sa NAIA Terminal 3 habang maraming pasahero ang nakakasakay sa mga flights sa dahan-dahang paggaan ng mga restrictions sa paglipad. Wala na kanilang flight ngayon sa lahat ng mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport, mapa-domestic o international travel. Sa latest update ng Department of Foreign Affairs, nadagdag ang Ireland at Malaysia sa mga bansang tatanggap sa ating VaxCert PH. Tatanggapin din ang ating bansa ang kanilang mga vaccine certificate bilang bahagi ng mutual recognition. Sa kanilang listahan, di bababa sa 40 bansa ang may ganitong arrangement sa Pilipinas, bagay na magpapadali ng international travel sa bansa. Sa domestic travel naman, may mga quarantine restrictions pa rin pero naiibsan na rin ang mga ito. Halimbawa, ang guro na si Amalia Dohina na uuwi sa Iloilo. Dati 14 days ng quarantine ang requirement na kailangan niyang bunuin. Ngayon, 10 days na lang dahil fully vaccinated siya. It would be easy for me to travel again, again, and again. Nabawasan na, pero sometimes it's difficult also. Maraming hassle ito eh. Yung mga, lalo na pa yung quarantine, na fully vaccinated naman si ma'am. And then, quarantine ako ng 10 days, but I have to comply with the protocol. Nakita niyo dahil medyo rush hour ngayon, maraming morning flights ang nakaschedule ngayon, may pila dito sa entrance gate pa lamang. At masinsin pa rin yung pag-check dito sa mga requirements tulad ng mga clearance from their LGU kung local travel, pati yung kanilang mga proof of full vaccination. Ito ang latest mula rito sa NAIA, Terminal 3, Bamalegre. Buong puso para sa Pilipino. Samantala, kakaibang kasalang bayan ang naganap sa Peru. Ang ikinasal kasi hindi ho mga tao, kundi mga aso. Walong dog couples ang ikinasal. Naka-wedding veil at bow tie pang ilan sa bride and groom. May iba naman na makukulay na summer costumes ang suot. Complete with marriage certificate pa na pirmado ng mga paw print ang seremonya. At syempre may group picture din kasama ang kanilang fur parents. Heartwarming ang Valentine's Day entry ni Chito Miranda tungkol sa kanyang asawang si Mary Naib. Sa kanyang post sa Instagram, kunento ni Chito ang mga dahilan kung bakit best friend din ang turing niya sa kanyang misis. Favorite bonding daw nilang dalawa ang food trip at manood ng series or movies. Na-enjoy rin daw nila ang company ng isa't isa kahit sa simpleng kwentuhan lang while walking. Masaya rin si Chito pag nakikita niyang masaya ang kanyang misis. At ang wish niya, makasama si Mary hanggang sa kanilang pagtanda. Oh, that's what you wanna hear from your husband, though. Sa tulong ng CCTV at mga responding gwardiya, nakorner ang isang lalaki na tumangay umano sa makina ng isang cement mixer sa Pasay City. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Inaresto ang sospek na si Fernando Dulce matapos maakto ang tinatangay ang makinang ito ng isang mixer sa tabi ng isang gusali sa Pasay City. Natukso lang sir, natukso lang po ako. Tape lang sir, natukso lang po. Hirap ng buhay kasi sir. Ayon kay Dulce, dati siyang tagawalis ng kalsada sa Taguig pero natanggal noong kasagsagan ng pandemya. Kwento ng gwardiya ng gusali, namataan daw sa CCTV si Dulce, kaya agad iniradyo sa iba pang gwardiya. Inakit niya yung borda, tapos binaklas niya yun, nasa kanilabas niya, yung machine na yan. Nakasakay pa nga ron ng taxi si Dulce, pero naharang ng isa pang guard, kaya nahuli. Hawak ng Pasay City Police si Dulce at maharap sa kasong theft. Yan ang unang balita sa Pasay City, Nico Wahe, buong puso, para sa Pilipino. Patay sa pananambang ang isang empleyado ng Bureau of Customs. Ayon sa National Bureau of Investigation, posibleng may kaugnayan ito sa tatlo pang insidente ng pananambang sa mga tauhan ng BOC nitong mga nakaraang buwan. Narito po ang aking unang balita. Lumiliit na raw ang mundo ng mga salarin sa pananambang sa IT operator ng Bureau of Customs na si Hilman Lapaz Jr. ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Manlapaz ay tinambangan ng mga di pa kilalang salarin nitong February 11 sa harap mismo ng kanilang bahay sa Santa Ana, Maynila. Isa raw ang lumalabas na malinaw na motibo. May kinalaman ito sa kanyang trabaho. Tinitingnan din po natin yung lalim ng mga trabaho niya sa records. Ano? Kasi sa computer siya, di ba? Mm-hmm. Ang alam natin, yung may access siya dun sa mga sensitibong records dun sa computer. Work-related din ang nakikita motibo ng Bureau of Customs sa pananambang kay Manlapaz. Bagamat pala isipan pa rin sa ahensya kung bakit siya tatargetin gayong hindi naman kasing sensitibo ang kanyang posisyon kumpara sa tatlong naunang tinambangan ding kawani ng Customs nito lang Disyembre at Enero. Wala kaming malinaw na
nakikitang motive except to exact fear and then to really hurt our personnel. No? Base rin sa investigasyon, lumalabas na magkakaugnay ang apat na pananambang at pati ang dalawa pang insidente ng paghahagis din ng granada, kabilang ang sa harap mismo ng tahanan ni Customs Deputy Commissioner Teddy Raval sa Rojas District, Quezon City. Yung manner of execution, yung movement ng tao, paano binaril, paano yung kung kailan binaril na nasa sasakyan, nagtutugma eh, parang isang kumpas eh, posibleng isang grupo. Nangako naman ang Philippine National Police na alamin nila nasa likod ng serya ng pananambang na ito. Labis daw na nagdadalamhati at nagdudulot din ang mga insidenteng ito ng pamba sa mga kawani ng customs. Humiling sila mabigyan ng karagdagang proteksyon gaya ng mga checkpoints sa palibot ng customs at umapila rin sa COMELEC na mabigyan ng exemption sa gun ban lalo na ang may mga sensitibong posisyon sa ahensya. Babala naman ang customs sa mga salarin. However long it takes, of course, justice will always catch up to people who do these kinds of things. Pinaghuhuli ng mga otoridad ang mga pampublikong sasakyan na lumabag sa 70% capacity ngayong naka-alert level 2 ang Metro Manila. Live mula sa Muntinlupa, mayunang balita si Darlene Kai. Darlene! Susan, nagpapatuloy ang IACT operations dito sa Alabang Muntinlupa at ilang motorista na yung pinara at hinuli ng mga otoridad dahil sa iba't ibang violations. Sa pagpapatuloy ng regular na operasyon ng IACT sa kalsada, ilang motorista ang hinuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko, pati sa mga regulasyon na may kinalaman sa COVID protocol sa mga pampublikong sasakyan. Ang isang jeep, hinuli dahil sobra-sobra ang mga pasaherong sakay. Sa ilalim ng alert level 2, 70% lang dapat ng kapasidad ang isinasakay ng mga pampublikong sasakyan. Imbis kasi na 18, 20 ang sakay ng jeep. Depensa ng driver, hindi niya alam na sobra na ang kanyang sakay. Dispatcher lang daw ang nagpapasakay at nagtiwala siya sa bilang nito. Abala naman daw para sa ibang pasahero na papasok sa trabaho. Di kasi sila basta makakababa at makapagpara ng ibang sasakyan dahil national highway ito. Samantala, na-impound naman ang isaumanong kolorum na AUV. Ayon sa IACT, nahuli kasi itong illegal na nagsasakay ng mga pasahero galing sa Masbate papuntang Valenzuela. 2,500 pesos daw ang singil kada pasahero. Pero itinatanggihan ng driver, pati mga, ang sabi niya, mga kamag-anak, pati kapitbahay daw ang sakay ng sasakyan niya. Nanghuhuli rin ng mga motorsiklo na walang helmet yung rider o kaya naman substandard ang suot na helmet. Susan, samantala kahit nagsimula na ang morning rush hour at tuloy pa rin yung pamamara ng mga otoridad, hindi naman bumibigat yung daloy ng trapiko dito sa National Road sa Alabang. Yung parehong linya na papasok sa Muntinlupa at papunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang unang balita dito sa Muntinlupa. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Darlene, yung mga nahuhuli nilang lumalabag doon sa 70% capacity, ano yung mga katwiran nila, ano yung mga dahilan para maging malinaw din sa mga otoridad? Bakit ba lumalabag itong mga ito bagamat alam nila na umiiral pa ito? Iba-iba yung dahilan ng mga nahuhuli, Susan. Yung mga violations na karaniwan na hinuhuli ng mga otoridad ng IAC, yung sobra-sobra sa maximum capacity yung kanilang isinasakay o yung iba naman, kolorum na mga vehicles. Katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga jeepney driver na nahuhuli, ang sinasabi nila hindi nila nabibilang dahil tuloy-tuloy yung pagsasakay ng mga pasahero o kaya naman dispatcher o ibang tao yung nagpapasakay. So kahit alam nila, sinasabi nila ay alam nila yung mga regulasyon, lalo na ngayong nasa ilalim pa rin tayo ng alert level 2, hindi daw nila alam na nagva-violate na sila, Susan. Okay, maraming salamat, Darlene Kai. Inikayad ng Food and Drug Administration, mga lokal na pamahalaan na gumawa ng ordinansa magbabawal sa mga sari-sari store na magbenta po ng gamot. Yan ay matapos bigyan diin ni Pangulong Duterte na habulin at parusahan ang mga nagbebenta ng pekeng gamot. Posible raw kasi mapahamak palalo ang mga iinom nito imbes na gumaling. Sang-ayon kaya rito yung mga kapuso netizens natin? Nako, gamot kasi yan, Igan Ate Sue, kaya dapat talaga maingat at saka dapat may pharmacist sa pag-dispense nito. Pero matagal nang tinitinda sa sari-sari store mga gamot. Oo nga, diba? Talaga may mga nabibilit. Tayo mismo, nakikita natin, may mga nagbebenta, diba? Exactly. Pero narito ang boses ng masa. Sang-ayon dyan si Eden niya, karamihan daw kasi sa mga sari-sari store ay gustong magkatubo, kaya raw di maiwasang kumuha ng murang gamot sa mga ahente na posibleng peke ang sinusupply. Sang-ayon din si Ernie,
para maiwasan yung maling pagbili o pag-inom ng gamot. Mayroon din daw kasing mga nagtitinda sa sari-sari store na umaastang pharmacist. Bilang may-ari naman ang sari-sari store, hindi sang-ayon si Jonabel Galido. Hindi naman daw siya nagbebenta ng mga gamot na kailangan ng reseta o mataas na dosage. Tinitiyak din naman daw niyang lehitimo ang mga ibinebenta niyang gamot. Hindi rin sang-ayon sina Emily Velarde at Leia Meniano dahil paano naman kung may emergency o kung malayo ang bahay sa mga butika. Basta raw hindi peke ang gamot, pwede namang magbenta. Tutol din dyan si Chris Calumpiano. Kaya hirit niya, bakit hindi yung mga gumagawa ng pekeng gamot ang habulin imbis na pahirapan ang mga mamamayan at maliliit na tindahan. Silipin po natin ulit ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada as of this time, 7:05 na po ng umaga. Ito po ang sitwasyon ngayon sa Welcome Rotonda. Ang nasa kaliwa pong bahagi ay patungong Quiapo, Maynila na sa mga sandaling ito ay maluwag pa po at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Green and go po ang sitwasyon dyan. Ito naman po ang sitwasyon sa EDSA Guadalupe, pamonumento po at pa Quezon City. Sa mga sandaling ito, mas mabigat po yung daloy ng mga sasakyan dun sa kanang bahagi. Pero tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga ito. Lipat naman tayo sa Commonwealth Avenue, sa westbound po yan. Nakikita po natin na tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan bagamat unti-unti na pong kumakapal ang volume sa mga sandaling ito. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang hindi pa nakatatanggap ng sapat na dami ng ulan ngayong Pebrero. Ayon sa PAGASA, mula February 1 hanggang 15, kahalatian po ng Pebrero, mas mababa kaysa normal yung pangkaraniwang ulang natatanggap pag February sa mga lugar na kulay pula at saka kulay dilaw. Ibig sabihin po yan, napakababa ng ulan sa halos buong Luzon, Visayas at Mindanao. Merong mga kulay green, ito yung ibig sabihin yan, pangkaraniwan yung ulan nila ngayong kalatian ng Pebrero, pero iilang bahagi lamang ng bansa yan. Kaya mga kapuso, kahit La Nina, mababa ang ulan natin para sa first half of February. At ngayong araw, mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Umaga pa lamang, ito lamang may aurora at Quezon na may kulay. Luzon, Visayas at Mindanao, walang ulan ngayong umaga. Pagdating ng hapon, hindi magbabago sa Visayas at Mindanao, mga kapuso. Wala pa rin ulan, maliban sa may ilang bahagi ng Soxargen dito sa Luzon, Mindoro, Aurora, Quezon, maging dyan sa may Benguet at dyan sa may La Union, may mga hanggang katamtamang pagulan. Posible naman ang mahinang ulan sa ilang lugar sa Metro Manila sa umaga. Wala tayong ulan pagdating sa hapon dito sa may Quezon City, Camanaba, maging dyan sa may Marikina at Mandaluyong, posible po yung mahinang ulan. Ayon sa PAGASA, hanging amihan o northeast monsoon ang patuloy na umiiral dito sa may northern Luzon. Apektado naman easterlies, yung mainit na hangin yan galing sa karagatan ang umiihip sa iba pang bahagi ng bansa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tumaas sa night alang bagong COVID-19 cases sa bansa kahapon kumpara nung isang araw. Base sa datos ng Department of Health, kahapon 2,671 ang mga bagong kaso. Ngayon man, ikatlong araw ng mas mababa sa 3,000 ang naitatalang bagong kaso. Patuloy ring bumababa ang active cases o bumaba ang active COVID cases na nasa 68,829. Pinakamababa yan sa loob ng 41 araw. Bumaba rin ang positivity rate sa buong bansa na nasa 9.6% na lang. 6,130 naman ang dumagdag sa mga gumaling at 77 ang nasawi. Umaaray na ang ilang OFW pa Saudi Arabia dahil sa ilang buwan ng deployment man na ipinatutupad ng gobyerno. May unang balita si Chino Gaston. Desyembre nung isang taon nang magpatupad ng deployment ban ng gobyerno ng Pilipinas laban sa Saudi Arabia. Inabot na nito si Emmy Rose Dumagos na 3 buwan nang nakatira sa dormitoryo ng recruitment agency. Mayroon na po akong employer. Ayaw ko naman pong mapaano na lumipat sa ibang country. Hindi naman po ako ganun. So willing to wait? Willing to wait na lang po. Yung employer niya willing to wait din? Willing to wait din naman po sila. Willing to wait din daw ang kanyang employer sa Saudi, pero hindi lahat kayang maghintay. Kaya si Rose Ann Gonzaga nagpalipat na ng employer sa Qatar. Sabi ng agent namin, mag-transfer kami ng ibang bansa, ng
Qatar kasi ayan din ang hindi ban. Kasi sabi nila mag-extend na naman ng 5 months or 6 months, ayan ang sabi sa amin. Pinatigil ng Department of Labor and Employment ang pagproseso sa mga bagong employment contracts para sa domestic helpers at construction workers sa Saudi dahil sa mga pang-aabuso sa mga Pinoy OFW. Bukod sa paghingi ng patas at tamang pagtrato, sinisingil din ng Pilipinas ang Saudi government ng $4.5 billion na halaga ng back wages at benefits ng may 10,000 Pinoy OFWs na natanggalan ng trabaho dahil sa Saudi financial crisis simula 2016. Ang empleyado ng isang construction firm sa Saudi na si Joey Borja, kinamatayan na ang kakahintay ng kanyang sahod at benefits na ipinagkait sa kanya. Tulungan nyo kami. Ito, nakita nyo, patay na yung asawa ko na hindi lang niya natikman yung dapat para sa amin. Na-enjoy nang dapat niya yung makuha ang pera na dapat makasama niya kami, ma-enjoy po niya. Ang mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga OFW naniniwalang hindi solusyon ang deployment ban. Maglabas man ng deployment ban, baka hindi pa rin mabayaran ang ating mga Saudi OFWs. The non-payment of wages, salaries, and benefits sa ating mga OFWs is been a long-standing problem na. Grabe yung impact sa ng pandemic. And here you are banning livelihood opportunities ng ating mga kababayan. Hindi lang mga OFW ang apektado ng deployment ban, pati recruitment agencies umaaray na. Bagsak sir, kasi minimum of 100 deployment per month before na okay ang Saudi. Dapat talaga hindi madadamay ang domestic kasi iba yung issue ng skilled eh. Sinusubukan pa namin kunan na bahayag si Labor Secretary Silvestre Bello III pero nasa ibang bansa raw ang kalihim. Nauna nang sinabi ng POEA na patuloy ang dialogo sa Saudi government para sa pagbabayad ng nakabimbing back wages at benepisyo. Hopefully, we could have an early settlement on these issues para makapagpatuloy na po tayo ng deployment. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino. Posibleng mabigyan din ng proteksyon ang mga ipinagbubuntis na sanggol kung bakunado kontra COVID-19 ang kanilang ina. Base sa pag-aaral ng United States Center for Disease Control and Prevention at ilang pediatric hospital, pwede raw mapigilan ang pagkakaospital ng mga sanggol kung bakunado ang kanilang ina habang buntis. Pinakamataas ang proteksyon sa mga sanggol kung nagpabakuna ang nanay 2 o 3 linggo bago manganak. Dahil dito, inirekomendang magpabakuna ang mga buntis, nagbe-breastfeed o may mga plano palang magbuntis. Luluwagan na ng Germany ang COVID-19 restrictions sa kanilang bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Chancellor Olaf Scholz, nararapat na ito matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa pandemic. Pero paglilinaw niya, hindi pa rin dapat makampante ang lahat. Giit niya patuloy pa rin ang mandatory vaccination sa bansa. Hindi bababa sa 78 ang patay sa landslide sa Brazil. Nahirapan ang mga rescuers sa pag-recover sa ilang bangkay mula sa makapal na putik. Gumuho po kasi ang lupa, nawasak ang ilang bahay at bumagsak ang mga poste at kable ng kuryente. May mga sakyan ding nasira matapos mahulog sa ilog. Mula noong Disyembre, nakaranas ang matitinding landslide at baha ang ilang bahagi ng Brazil dahil sa malalakas na ulan. Patuloy ang paghanap sa mga residenteng nawawala. Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang ulat na nagre-recruit umano sa Pilipinas ng Palestinian militant groups na Hamas. Ayon sa pulisya, 26 daw nang magsimula ang recruitment ng isang alias Bashir sa ilang Pinoy. Naging source ng PNP ang isa sa mga nirecruit. Nalaman ng PNP na ang alias Bashir ay si Fares al-Shikli na umuni pinuno ng Hamas Foreign Liaison Section. Pero tiniyak ng PNP na walang dapat ipangamba. Malaking bagay raw na maagang nadiskubre ang recruitment ng Hamas sa ilang Pilipino. Dahil kung naging matagumpay ito, kasunod na nito ang training at aktual na pagsasagawa ng terrorist activity sa bansa. Matapos na makasaysay ang qualification nila para sa 2023 FIFA Women's Cup, makatatanggap ang bawat miyembro ng Philippine National Women's Football Team ng cash incentives mula sa Philippine Sports Commission. Ang 23 players ay bibigyan po ng 50,000 pesos o kung susumahin ay nasa mahigit 1,000,000 pisong insentibo para sa buong team. Ayon sa PSC, gantimpala rin ito ng team dahil umabot sila sa semis ng 2022 AFC Women's Asian Cup na ginanap sa India.
Abangan ang Philippine National Women's Football Team, aka Malditas, sa laban kontra sa powerhouse teams ng World Cup sa susunod na taon. Nagtapos na po ang journey ni Filipino skier Asa Miller sa 2022 Beijing Winter Olympics kahapon. Hindi niya kasi natapos ang men's slalom event nang mawalan siya ng balanse sa dulong parte ng kanyang run. Ayon kay Miller, pambawi sana niya ang men's slalom matapos matalo sa una niyang event na giant slalom. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin ang bansa si Miller dahil sa ipinakita niyang determinasyon bilang kaisa-isang Pinoy na lumaban sa 2022 Beijing Winter Olympics. Ipinamalas ng isang lalaki sa Cavite City ang kanyang kabayanihan matapos ang ipin ang mga alagang aso mula sa nasusunog nilang bahay. Ayon kay Mang John John Ramos, hindi raw matutumbasan ng kahit na anong halaga ang buhay ni Naskay, Kambal, Virus at Pook. Kahit imbes na pera o gamit sa bahay ang sagipin, mas pinili niya ang mga ito. Marami ang humanga kay Mang John John matapos siya ma-feature sa Facebook page ng Animal Kingdom Foundation. Hinatira naman ng AKF ng relief goods ang mga nasunugan. Binigyan din ng dog food ang 70 asong naapektuhan ng sunog. Paparangalan rin ng AKF si Mang John John dahil sa pinamalas niyang malasakit sa mga hayop. Time heals all wounds, ika nga, kaya moving on na raw si Raver Cruz. Kwento ni Raver matapos ang kanyang breakup last year, handa na raw siyang magsimula ulit. Naka-move on ka na? Yes, I'm move on na. 2022 na eh, so masabi ko na naka-move on na ako and I'm happy. Oh, that's good to hear. Nilinaw rin ni Raver na walang third party sa hiwalayan nila ng kanyang karelasyon. Naghahanda na raw si Raver sa taping ng bagong serye na Bolera kasama si Kylie Padilla. Malapit sa puso ni Raver ang gagampanan niyang karakter dahil may connection ito sa billiards. Ito raw kasi ang paboritong game ng namayapa niyang ama. Makakasama rin nina Raver at Kylie, sina Jack Roberto, Joey Marquez at Gardo Versosa. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.